All right, we are now live. Welcome dito sa ating Q&A session. Kamusta kayo mga kapower? Kamusta kayo dyan? Comment kayo kung naririnig nyo ako na maayos. So, ayan. Welcome sa mga nandito na. Okay, so award sa pinakaunang dumating dito, nag-comment dito sa ating Q&A session. No, ibigyan ko ng Power Payaman Award na shout out. Okay, si Josephine, okay, si Josephine Genon. Okay, si Josephine, welcome sa inyo mga nandito na. And kung meron man din sa inyo mga first time umattend nitong Q&A session natin. Yan, comment kayo diyan para mabigyan ko rin kayo ng shout out, no? Pwede niyo tong i-share sa inyong mga teammates, sa inyong mga members na alam niyo na magbe-benefit dito kung ikaw ay isang upline na. No, halimbawa may mga katanungan yung members mo, pwedeng ikaw na yung magtanong para sa kanila para hindi na sila mahiya. No, ikaw na yung magtanong para sa kanila. So, ayun. So, mga first timer dito sa ating Q&A session, ginagawa natin to every Friday at 8 PM Philippines time. So, welcome lahat ng mga network marketers dito sa Q&A session na ito, especially kung ikaw ay isang network marketer na gusto mong maging successful sa ethical na paraan, wala kang niloloko, wala kang binabaliw, pinagsisinungalingan. Sa ethical na paraan, kung ikaw ay ganun, kung ikaw ay isang network marketer na nakukonsensya ka sa tuwing gumagawa ka ng mga unethical strategies, yung alam mong mali sa kapwa mo, sa mga prospect mo, welcome na welcome ka dito sa ating Q&A session, regardless kung saang company ka man kabilang. And speaking of company, wag na lang tayong magpo-promote ng company or magko-comment dyan, magme-mention. Kasi, ako personally, I am currently an active network marketer, no? Nagbi-build pa din ako hanggang ngayon. And hindi ko ginawa itong Q&A na to para mag-promote, no? Ako mismo hindi ako magpo-promote dito ng current company na kinabibilangan ko. Ito yung magsisilbing common ground natin. Okay? Para sa ating lahat ng mga networkers regardless kung saan company tayo kabilang, assuming na legal 'yan, which is I hope legal yung company na kinabibilangan mo. No, hindi naman kailangan na the best in the whole universe yan. Basta legal yan. Magandang produkto, maganda yung sistema, maganda yung compensation. Okay na yan. No? So, para sa ating lahat ito. Ito yung common ground natin. So, para sa inyong mga first timer, imagine niyo na lang na parang, parang, ewan ko kung anong tawag sa inyo eh. NDO ba? New Dealers Orientation? New Members Orientation? O kung ano man ang tawag sa inyo sa company niyo na yon, na parang ganun rin ito. No, pero puro Q&A, pero pwede kayong magtanong dyan. And imaginein mo na lang na parang upline mo ko for 1 hour lang. Okay, actually hindi exactly 1 hour, pero for 1 hour, parang upline mo ko. So itanong mo na sa akin lahat ng gusto mong itanong dyan. And sa pagtatanong, be specific. As much as possible, gawin mo specific para masagot ko rin siya ng maayos. And hindi ko alam lahat. So kung hindi ko alam kung ano yung sasagot dun sa tanong mo, sasabihin ko, aaminin ko naman hindi ko alam. Especially pag yan ay outside network marketing. Okay? Diba, tinanong mo ako kung ano yung meaning ng buhay. So, hindi ko masasagot yan. Hindi ko alam. So, huwag nyo akong tatanungin ng mga ganon. Okay, tanong nyo sa akin within network marketing. Kasi, medyo mahaba-haba na rin yung experience ko dito sa network marketing. No? Almost 7 years na din. So, medyo mahaba-haba na rin. Medyo matagal-tagal na din, kahit paano. So, yung mga isasagot ko sa inyo is based on my experience. Hindi sa kung ano yung narinig ko lang, sa kung sino man. No? Based yan sa experience ko and kung ano yung gagawin ko kung ako nasa sitwasyon mo or kung ano yung ginawa ko nung ako'y nasa sitwasyon mo. And pag ako sumasagot din, especially sa inyong mga first-timer, huwag kayong magugulat kasi real talk ako sumagot. No? Kung napanood nyo yung, kung nanonood kayo ng mga replay, no? Real talk ako sumagot. Ang goal kasi natin dito sa Q&A, ang goal ko dito sa Q&A para sa inyo is matulungan ko talaga kayo at hindi ko kayo matutulungan sa pag-sugarcoat, no? Yung ipapa-feel good kita para lang maging magustuhan mo ako. Wala akong pakialam kung magustuhan mo ako o hindi. Sasabihin ko kung ano yung dapat mong marinig, kung ano yung kailangan mong marinig, hindi kung ano yung gusto mong marinig. So, yun ang isasagot ko. So, nasa sa inyo kung i-apply mo yung mga matututunan mo or hindi. Wala na ako doon, basta nasagot ko na yung tanong mo, okay na ako doon, nagawa ko na yung trabaho ko. So, yun yung ano, yun yung sa akin, yun yung mga disclaimer natin. And, ano pa ba? Finally, meron akong ginawa yung Unlimited Prospects Handbook kung sakaling wala ka pa noon. Doon ko itinuro lahat
kung paano ka makakapag-invite ng prospect mo sa ethical na paraan, online man or offline, at saan ka makakahanap ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. No? Kahit hindi ka gumagamit ng Facebook ads. So, yun yung ebook na yun. So, makikita nyo yung link dito sa ilalim na to. Makikita nyo yung link dyan para doon. And after nitong Q&A na to, ilalagay ko rin yung link sa description nitong replay nitong video na ito. And pwede nyo rin i-like itong Facebook page ko para masaya. And para ma-notify kayo every time na nagkakaroon ng panibagong videos. Kasi everyday ako nagpo-post ng mga video trainings, mga short clips, everyday nagpo-post itong page ko na to. And para ma-notify rin kayo every time nagkakaroon ng live. Baka kasi minsan biglang mag-live na lang ako ng out of nowhere, di ba? So, yun. And subscribe rin kayo sa YouTube channel ko kasi libre lang lahat ng yun. Lahat ng mga training na makukuha nyo dito, 99% libre. Okay, libre. Okay, so, yun lang. Okay, once again, bawal tayo mag-mention ng company dyan na wala sanang pasaway para hindi kayo ma-block. Okay, so sa mga first-timer, welcome. Sino yung mga nandito na first-timer? Okay, unahin natin yung mga first-timer. Dale Densing. Dale, Samantha from Dubai. No, lapit lang. Diyan lang sa may kanto. No? So, shout out sa inyo. Sino pa first time? Ang hirap basahin ng pangalan, si Yan John Lin. Okay, welcome. Sino pa mga first time dito? First time. Yun lang yung nakita ko na mga first timers. Okay, so yun. Welcome dito sa ating Q&A session. So, we hope na makasama namin kayo every week dito kasi once a week lang naman to. Every Friday at 8 PM Philippines time. Okay, so yun. Sagot na tayo sa mga tanong para marami tayong masagot. So, shout out sa inyo lahat na mga hindi ko na shout out kasi it's already 8:10. Sagutin natin as much as possible. Sagutin ko lahat. Hindi ko may papangako na masasagot ko lahat ha kasi depende sa dami. Pero kung sakali man hindi ko masagot lahat, next week na lang bawi, agapan nyo. Para kayo yung una magtanong. And pag dalawa yung tanong mo, unahin ko muna yung tanong nung iba. Diba? Halimbawa, nakapagtanong ka, sinagot ko, nagtanong ka ulit, hanap muna ako ng ibang tanong para give chance to others naman. Pero kung wala, sasagutin ko na yung tanong mo, okay? So, yun. Question, nasa na? Okay, JB Bermudez Bergonio. Paano pagsabayin yung traditional business saka networking? 2 years na kasi akong member pero di pa ako masyadong kumita ng malaki sa networking business. Okay, so this is a great question. Maraming salamat kay JB sa pagtatanong sa unang question natin. Okay, hindi naman kasi binabase sa gaano ka nakatagal o gaano ka kabago sa negosyo na to eh. Yung pagkita, walang kinalaman yan dun. Kasi ang nakadepende yan is gaano mo katagal trinabaho. Hindi gaano ka katagal naging member. Okay? Hindi ko rin nabanggit kanina pala to. Yung magiging sagot ko sa tanong nyo is para sa inyong lahat, hindi lang para dun sa nagtanong. Kasi I'm sure, meron dyan sa inyo na nahihiya lang mag-comment, na nanonood lang, taga-subaybay, pero baka tanong niya rin to. Okay? So, hindi lang to para kay JB, para sa inyong lahat at yung mga the rest ng mga tanong. Okay? So, once again, hindi yan nakadepende kung gaano ka nakatagal sa negosyo. Ang nakadepende is gaano katagal mong trinabaho at gaano ka consistent. Diba? Tuwing kailan mo tinatrabaho? Tuwing feel mo lang, once a week, twice a week, thrice a month, 'di ba? Ewan, hindi ko alam. So hindi yan doon binabase. Gaano ka consistent mo trinabaho for 2 years? So ang binibilang kasi natin dito, so for example, 2 hours per day mo lang tinatrabaho yung negosyo for 2 years. Okay, 2 hours per day lang. So kung 365 days sa loob ng isang taon, so times 2. Okay, 730 days times 2 hours is equal to 1,460 hours. May calculator ako dito. So, i-divide natin sa 24 hours kasi yan yung isang araw. So, parang lubabas dito, 61 days ka lang trumabaho for 2 years. Yan ang binibilang dun. Hindi yung kung kailan ako nagsimula, kailan ako nag-join. So, wag niyong titingnan na, nag-join ako 2 years ago. O, ang tanong, trinabaho mo ba? Nang tuloy-tuloy. Yun yung key point doon. Tuloy-tuloy. Diba? Kasi, itong binigay ko na example, halimbawa, 2 hours per day, tapos tuloy-tuloy na trinabaho for 2 years, may resulta to. Mag-resulta to. Hindi malaki. Sakto lang, okay lang. Diba? Pero meron. Diba? Kasi 2 hours per day nang tuloy-tuloy. Kasi ang key point dito, tuloy-tuloy, hindi yung humataw ka nga ng 10 hours isang araw, pero isang araw lang sa loob ng isang linggo. Walang kwenta yon.
Okay, ang importante dito is tuloy-tuloy. Just like ano, just like pagto-toothbrush, 'di ba? Pwede ba for example, nag-toothbrush ako ng 6 times ngayong araw na 'to. Hindi na ako magto-toothbrush bukas kasi 6 na beses ako nag-toothbrush ngayon eh. Pwede ba 'yon? 6 na beses naman ako nag-toothbrush, 'di ba? 3 times a day. 6 na beses, so hindi na ako magto-toothbrush bukas. Pwede ba 'yon? 'Di ba hindi? It's the same with business. Kaya napaka-importante ng consistency. Yun ang tanong. Di ba? Gano'ng katagal mo na trabaho. Ngayon, pagdating naman doon sa tanong na paano pagsabayin yung traditional business at saka networking, hindi mo naman talaga kailangan pagsabayin. Hindi naman yan, ano eh, tawag dito, activity management. Kaya yung tinuro sa akin ng isa mga tinuro sa akin ng unang mentor ko. Activity management, hindi time. Kasi yung time, hindi naman na ma-manage yan. Kasi tatakbo yan sa ayaw at sa gusto natin. 'Di ba? Hindi mo mababago ang ano, hindi mo makokontrol ang oras. Pero ang kaya mong kontrolin, ano yung ginagawa mo within that time period. O within that time frame. So activities, yung activities mo ang focusan mo. Halimbawa sa isang araw meron na content 10 hours sa isang araw para gawin yung negosyo, yung traditional at saka yung networking, halimbawa. O pwedeng tig 5 hours ko silang gawin. Diba? Depende. Ikaw bahala. Ikaw yung magsiset ng activity mo kung kailan mo siya gagawin. Kasi sa network marketing, ano lang ba gagawin mo? Sa traditional business, marami kang gagawin eh. Matrabaho ang traditional business. Diba? Kasi kami ngayon, para kami may traditional business ngayon. Grabe. So, ang network marketing, ano ba? Anong trabaho mo sa networking? Mag-prospect. Share yung business. Diba? Magbenta ng products. Hanap ng mga mag-prospecting. Yun. Prospecting, inviting, sharing the business. Di ba? Pag may members ka, turuan mo lang rin ang basic, ganun lang rin ang gagawin nila. Ganto mag-prospect, ganto mag-share ng business, ganto magbenta ng products. Mahirap ba yun? Tayo lang naman yung nagpapahirap eh. Madali lang naman, simple lang naman. Tayo lang nagpapakomplika. Di ba? So, ganun lang. Unlike sa traditional business, mas mahabang oras ang gagawin mo dyan, bibuhos mo dyan. So, yun yung sagot ko pagdating dito sa tanong ni JB. Eh, naakyat yung mga tanong. Shit, pag hindi ko nasagot yung tanong nyo, ulitin nyo ulit. Naakyat yung mga tanong. Dami yata nagko-comment. Yari tayo dyan, no? I-save ko na muna itong mga nagtatanong bago mawala. Basta pag nakita nyo, nalalampasan ko yung tanong nyo, i-comment nyo na lang ulit. Ha? Kasi naakyat yung mga tanong dito sa comment section eh. Hindi ko alam kung bakit ganito. Okay, alright. Okay, so yan. Next question tayo. From Roniel Bagasina. Tanong ko po, paano mag-close deal kapag ang tanong ni prospect ay wala pa akong pera kasi may pandemic? Meron akong course na ginawa about dito, yung overcoming objection. So meron doon kumpleto lahat ng tanong, including yan. Lahat ng tanong, lahat ng objection ng prospect mo na andun. Nilagay ko na doon. Halos copy-paste na lang yung script. Basta ang palagi nyo lang tatandaan, sa pag-close ng deal, ito lang naman yung kailangan nyo maunawaan. Walang magic scripts, walang yung budol-budol script na sasabihin mo lang, automatic magpe-pay na lang sila nang hindi nila namamalayan. Walang ganun. At kung sakali mang may ganun, gugustuhin mo ba mambudol ng tao para lang may mapapayin ka? Diba? Ethical tayo, diba? So, walang ganun. Okay, walang ganun. Ang palagi nyo lang tatandaan pagdating sa closing is paano makakatulong itong negosyo ko or products ko or services ng company ko dito sa prospect ko na to. Ano yung magiging benefit nito para sa kanya, hindi para sa'yo. So yan, ito yung problema ng mga nagsisimula, which is normal kasi ginawa ko rin naman yan before, na ang palagi natin iniisip, paano mapapayin. Diba, paano mabentahan? Desperado tayong makabenta, desperado tayong makapagpapayin. Normal naman yan pag nagsisimula ka. Pero, yun nga, pagka ganun kasi, mas lalo kang iiwasan ng tao. Pag naramdaman ng tao sa'yo yung pagiging desperado o desperada mo, mas lalo kanilang iiwasan kahit na interesado naman sila dun sa ino-offer mo. Kasi dun, base dun sa objection na binigay, yung wala pa akong pera kasi may pandemic, may chance na interesado siya eh. 'Di ba kasi sinabi, nagsumagot pa siya, kung hindi yan talaga interesado, isi-sin zone ka na lang yan. 'Di ba? Yun medyo malabo na yun. Pero hindi imposible ha. Malabo lang. Pero ito, may chance talaga na sumali, wala pa lang pera. So ikaw ang gagawin mo, follow up. Nagfo-follow up ka sa kanya kung kailan siya may pera.
'Di ba? So maintain your relationship with them. Ang importante kasi is sila, hindi ikaw. So yung mga dapat na mga sinasabi mo sa kanila ay para sa kanila, yung magbe-benefit sa kanila, hindi para sa iyo. Okay, pag naunawaan mo 'yon, ang dali ng mag-close ng deal. At kahit ma-reject ka, wala kang pakialam. Pag naunawaan mo 'yon. Okay, so yan yung isa sa rin sa mga tinuro ko sa Unlimited Prospect Handbook. Okay, so yun, i-check nyo yun later on pagkatapos nito. Okay, so next question. Jackson Sabedoria, paano makausap ng maayos ang prospect para mabilis siyang makonvince? Walang ganon. Okay, sa inyo, lalo na sa inyo mga nagsisimula, tanggalin nyo na sa vocabulary yung madali at mabilis. Kasi walang ganun sa negosyo. Walang ganun sa buhay. No? Walang ganun sa buhay. Kaya lang nagiging madali para sa atin kasi sanay na tayo na ginagawa natin. Kaya feeling nyo, yung mga idols nyo na parang napakagbakit, parang ang dadali sa kanila, sobrang gagaling nila, mga power payaman. Siguro may mga budol-budol technique yan. Siguro mayroong genie yan na winay-wish yan. O may fairy godmother yan na pinaghihilingan tapos napapasali niya yung... Medyo exaggerated na yung binibigay ko na example. Pero parang ganong way kayo, kasi kayo mag-isip pag nagsisimula, which is normal ulit. Hindi yan, ano, hindi naman masama. Normal bilang nagsisimula na ganon. Kasi ganon din ako dati. Kaya alam ko kung ano yung sinasabi ko sa inyo. Kasi ganyan rin ako dati. Gagawin nyo palang paulit-ulit ko ng ginawa. Paulit-ulit na ako nagkamali. So, wala silang ganon. Kaya parang napakadali na sa kanila. Kasi sanay na sila. San damakmak na na-rejection ang natanggap nila. So natuto na sila sa mga bagay na 'yon. Sa bawat pagkakamali nila, natuto na sila. 'Di ba? Kaya kung ano man 'yung tinuturo nila sa iyo, as long as ethical 'yan, gawin mo at sundin mo. Okay, walang madaling paraan para ano, walang ganun. Tanggalin niyo na 'yan kasi kakahanap mo ng mabilis at madali. Kakahanap mo ng mabilis, mas lalo kang babagal. Ito 'yung palagi niyo tatandaan, no? 7 years, alam ko kung anong sinasabi ko. 7 years na ako sa negosyo na 'to. Kapag hanap ka ng hanap ng madali, mas lalo kang babagal. Ay, mahihirapan. Pag hanap ka ng mabilis, mas lalo kang tatagal. Ano yung madaling paraan para mapasali ko si prospect? Ano yung mabilis na paraan para makapagbenta ako ng products? Kakahanap mo ng mabilis, mas lalo kang babagal. Kakahanap mo ng madali, mas lalo kang mahihirapan. Okay? Palagi nyo yung tatandaan. Okay? Daanan mo yung hirap, daanan mo yung bagal, tsaka kabibilis. Daanan mo yung hirap, tsaka dadali. 'Di ba? Nahihirapan pa ito, ha. Ana, real life example. Toothbrush ulit. 'Di ba? Yun ang pumasok sa isip ko eh. Nahihirapan pa ba kayo mag-toothbrush? 'Di ba? Every time na mag-toothbrush ka, paano nga ba 'yun? Dito nga ba? Paano nga ba? Kanan nga ba o kaliwa? 'Di ba hindi na? Ilang dekada mo nang ginagawa 'yan eh. 'Di ba? Baka merong iba sa inyo nahihirapan pero hindi ko na problema 'yun. 'Di ba? Lahat ng bagay na sanay na tayong ginagawa, bago tayo masanay, nahirapan din tayo, di ba? Nung tinuturuan tayo nung bata pa tayo, di ba nahirapan din tayo? Gusto natin yung magulang pa natin yung gagawa para sa atin. Pero hindi, kailangan ikaw yung matuto. Hindi pwedeng lalaki ka, anong pinagtutubrush ka ng nanay at tatay mo, lumalaki ka. Nakakahiya, di ba? So kailangan matuto ka talaga. Nung nasanay ka na, matik na, hindi mo na iniisip, ganun. Same with the business, kaya... Yung mga idols mo, edi yan, para feeling mo, dali-dali sa kanila. Kasi ganun, sanay na sila eh. Diba? Pansinin mo yung, ano yung similar sa mga idols mo, ilang taon na sila or ilang dekada na sila sa negosyo. Tapos ikaw, ilang buwan ka pa lang, anong in-expect mo? Madali. Okay, ano na lang, not unless, yun yung ganung way ka na pasali. Na parang pinaramdam sa'yo na andali, ambilis, so ibang topic na yan. So, na-biktima ka by, ano, you've been hit by, you've been struck by a smooth criminal. De, joke lang. Pero ano pa rin naman, sorry, maingay yun. Okay, ano pa rin naman, blessing in disguise pa rin naman yun sa inyo kasi nadala kayo ng upline nyo sa ano, ng upline nyo sa negosyo na to. Napakaganda ng network marketing industry. Meron lang talagang mga tao na sumisira dahil sakim sila. Pero wala natin magagawa doon. Ang magagawa na wala tayong magagawa sa kanila. Okay, ang magagawa natin is tayo. Okay, tayo. Maging ethical tayo. Magsimula sa atin para mabago. Okay? So 'yun, first time Cheryl Martyr, first time Adieu Torres, first time. Ayan, Noricho Contessa Anunciacion,
Cyril Vincent Diaz. Sorry kung ano mali yung pronunciation ko ha. Pagpasensyahan nyo na. Mga first time. Okay, ayan. Ramir, congrats. Okay, salamat kay Ramir Mato. Okay, salamat. Ayan, si Mariana Taho, Dexter Doria. Ayan, ang dami nyo. Okay, i-shoutout ko kayo hanggat meron pang time. Okay, so next question naman. Okay, buti na dito na-save ko naman yung ibang mga question. Next question is from Miguel Martinez. Sir, Blue Market pa yung company namin and ako yung isa sa mga nauna sa company. Paano ko kaya i-introduce? I-introduce mo? Diba? So, eto kasi, meron na ba akong salihan ganun? Hindi ko kasi, pioneer stage. Meron ako ng mga nasarihan ng mga pioneer stage. Pero kung ano yung way ng pag-i-introduce, wala naman akong ano eh. Wala naman. As much as possible, ayokong pakumplikahin eh. Explain mo yung company. Ito yung business namin. Ito yung products namin. Ito yung legalities namin. Meron akong video sa YouTube about presentation. Yung pinakasimpleng way para makapag-present. Yung 5 key points yata yung nabanggit ko dun or 6. Tagal na nun eh. Pero yun pa rin naman eh. Yun pa rin naman. Effective pa rin naman yun. 5 or 6 key points yung binanggit ko dun na kailangan mo lang ma-address yung 6 na yun or 5 na yun. Sa pagpe-present, hindi mo na kailangan sabihin lahat na ito yung may-ari namin, pinanganak siya sa planetang Namek, 'di ba? Super Saiyan 'yan, 'di ba? Napakalupit niyan, tinalo niyan si Goku. Hindi na kailangan 'yun, wala silang pakialam, 'no? Yung products namin is galing pa ng Himalayas. 'Di ba? Ang gumawa nito is yung mga anghel sa langit. Wala silang pakialam, 'no? Yung mga exaggerate yung mga binibigay ko ng mga example sa inyo. Pero, para nga kasi makita nyo na ganun kawalang kwenta sa pandinig nila kapag binabanggit nyo yung mga bagay na yun. No, ang importanteng malaman nila, halimbawa sa product, is safe siyang gamitin. Aprobado ng FDA, safe siyang gamitin, effective, maganda yung kalidad, yun lang naman eh. Wala silang pakialam sa ingredients niyan unless itanong nila, tsaka mo sagutin. Pero hindi naman tinatanong, huwag mo nang sabihin. Hindi na kailangan, waste of time. Diba? Sa mga may, ito nga eh, marami nga kami napapasali sa business namin, hindi nila kilala kung sino may-ari, hindi nila kilala, hindi nila alam yung compensation plan. Basta alam nila may products, alam nilang maganda. Diba? So, ibig sabihin, patunay lang yun, hindi na nila kailangan marinig yung mga bagay na yan. So, keep it short and simple. Yung tinuro ko dun sa YouTube video, mas maganda kung panoorin yun kasi yun, mahaba, detailed, mas masasagot nyo yung tanong pagdating dito. Okay? So yun, next question. Once again, pag hindi ko nasagutan yung tanong, itanong nyo ulit ha kasi para masaya. Okay, so next question. John Mark Tanaya, paano po malalaman ang target market sa business? Ano ba yung problema na masosolusyonan ng business mo? Yun ang target market mo. Yun na yun. Ano yung masosolusyon ng business mo? The same with products. Ano yung masosolusyon ng product mo? Yun yung target market mo. Yun yung hanapin mo. Okay? So, yun. Next question. AJ Apolinario. Possible po ba na bumuo ng ethical team sa isang network marketing na may semi-unethical na upline? Salamat, Circle. Okay. Hindi ako naniniwala sa semi-unethical, medyo unethical, unethical, and unethical. Unethical at saka ethical, yun lang yun. Okay? Yes or no? Walang maybe. Unethical and ethical. Diba? Kapag gumagawa yan ng mga unethical strategies, kahit konti lang, unethical pa rin siya. Okay? So, walang ganun-ganun. Yes, posible. Oo naman. Posible. Pero sobrang hirap. Yun lang yun. So, kung ready ka sa sobrang hirap na yun, di go. Go for it. No? Ako kasi hindi eh. nung na-discover ko yung pagiging ethical. Kasi yung pagiging ethical, nag-trial and error ako eh. Kasi nga, walang nagtuturo nito before. Wala. No, yung mga nagtuturo before, merong may halo pa din na unethical. So, ako nag-trial and error. Inalam kung pwede ba talaga, pwedeng. So, ang daming kumontra sa akin kasi nga, yung mga uplines ko, kinontra ako ibang mga networkers na successful, kinontra ako kasi, do not reinvent the wheel, yes, upline, o ano ngayon?
nireinvent ko yung wheel. Paano ba yan? Diba? So, ganun yun. Kaya, nung nag-start ako, kinabibilangan ko is unethical. Talagang unethical yung culture. Maganda yung company, unethical yung culture. Talagang nakakatakot. Pero mas meron pa akong mga narinig na nakakatakot na mga kwento. Hindi man nakakatakot, yung nakakapanindig balahibo sa grabing pagka-unethical. Grabe. Hindi mo akalaan gagawin ng tao yun sa ibang mga companies. So, ang dami ko narinig na kwento all throughout this year. Sinimulan ko yan 2016 eh. Nagsimula ako maging ethical networker is 2016. 2013 ako nagsimula sa network marketing industry. So, 3 years. Diba? 3 years na hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Diba? Hindi lang 3 years eh. Kasi nung nag-start ako maging ethical networker, no? Ano pa din? Hindi ko pa rin alam kung anong gagawin ko. Diba? Nagta-trial and error ako ng akin. So, yun yung ano, yun yung... Ba ako napunta dun sa tanong na yun? Okay, ayun. Yung kay AJ. Okay. So, kay AJ. Pwede, posible talaga, pero mahirap. Ako kasi yun nga, kabilang ako sa unethical culture na company, maganda company, unethical na culture. Ayoko na kasi kilala ko yung mga uplines kasi. Meron silang, alam mo na, hindi nyo alam. meron silang, tawag dito, nakakatakot na power. Kasi, mapaparide yung mga yun na kapag hindi ka nila nagustuhan, kaya ka nilang ipaterminate. Tapos ikaw pa yung pagmumukay nilang masama. Di ba? So, yan yung mga bagay na medyo kailangan maging ready kayo pagdating sa network marketing. No? Pero marami naman mga mababait din. So, ayoko nang dumating sa ganung point kasi kinokontra ko sila. Ayaw na ayaw ng mga uplines ko before na kinokontra sila. So, ang iniisip ko that time, kung gagawin ko, ipipilit ko maging ethical dito, tapos kinokontra ko yung ways nila kasi hindi ko gagawin yung ways nila eh. Pag hindi ako umattend ng meeting, sisermonan ako, pariringgan ako sa Facebook, pariringgan ako sa training, sa seminar. Pag hindi ako umattend sa kung anumang event nila na hindi naman kailangan umattend, magagalit sila, mumurahin ako, or ano. So, ayaw ko na dumating sa point na nakapag-build ako ng ethical na team. Pero since kinontra ko sila, gagawa sila ng paraan na para ipatanggal ako. Tapos pagmumukay nila akong masama dun sa mga members ko kasi nangyayari yan. Okay, so medyo lumalalim tayo, no? No, binanggit ko rin yan sa Walang Kawiran Bootcamp. Kung hindi nyo pa na-access yun, mamaya i-share ko rin yung mga links na yan. Libre lahat yun, mapanood nyo. Ayoko nang dumating. Ayoko nang humantong sa ganung point. So kaya humanap talaga ako. Naghanap ako. And maraming beses din ako nag-fail sa paghanap. Dalawang beses, hanggang sa ikatlo, yun, ito na yung current company na kinabibilangan ko ngayon, doon ko na nahanap na meron palang, akala ko hindi nag-exist yung ethical na company, akala ko hindi nag-exist yung ethical na culture, ethical na upline, akala ko walang ganun, akala ko ako lang. Pero buti na lang mali ako, meron din, kahit pa paano, meron din pala. So, yun, hindi ko lang talaga sila kilala noon, nung nagsimula ako maging ethical, hindi ko sila nakikita, ewan ko kung bakit. Pero siguro, hindi ko na alam yun, pero masaya ako sa kung ano yung naging result ng journey ko so far. So, yun, posible pero sobrang hirap. Kung ready ka na i-take yung ganun, go for it. Kasi meron naman akong kilala sa iba't ibang company na ethical na naging successful din naman. No? Wala na lang akong balita sa kanila ngayon, pero yun, meron naman akong mga narinig na story. Okay? So, yun, next question tayo. Okay, si Michael Verdizola. Ah, magandang tanong kasi recently lang, di ba? May post ako about dito. Sabi ni Michael, I'm in the best MLM company that has the best product and yet I still have no result. Di ba? Kasi wala namang kinalaman yung pagiging best kasi lahat naman ng company nagki-claim na sila yung best. So, tantanan nyo na yan ang kabi best nyo, no? Tantanan nyo na. Kasi lahat ng kumpanya kiniklaim na best sila. No? Kaya hindi ko binabanggit yung mga ganyan-ganyan. Kasi pwede ko rin i-claim na we are the best company. Power pa yaman. Diba? Kasi pwede kong i-claim na ganun. Malaking kinikita namin. No? Kahit pandemic. Diba? Mas lalo nga lumaking income namin nung nag-pandemic eh. Pwede kong i-claim. Pero wala. Lahat naman nagki-claim na best eh. At kung meron man maging best, hanggang kailan? Diba? Paano pag hindi na best? Paano pag may nauna na?
Diba? Ano sasabihin mo sa mga member mo? Okay lang yan, second best pa rin naman tayo. Di ba parang tanga lang? So anong point? Kaya tigitantanan nyo na yung kaaba mga we are the best company, we are the best. Walang best. No? Lahat yan nagkiklaim ng best. Na, recently nga lang, nung wala, before pandemic, nag-meet kami ng mga idol ko. Nag-meet kami ng mga idol ko na baka kilala nyo rin. Tapos, yun, tawa kami ng tawa kasi dalawa yata o tatlong kumpanya na pare-pares yung post, we are number one. According to some shitty shits na sila daw yung number. Oh, tatlong number one, wow! Ano yun? Pwede ba tayo ng ik-apat na number one? Diba parang tanga lang? So, tigilan nyo na yung ganyan. And wag nyo i-pitch yan sa mga, ano nyo, sa mga, wag nyo i-pitch or i-present sa mga, ano nyo, sa mga, tawag dito, sa mga prospect. Pwede mo na lang sabihin na maganda yung product. We have a, ano, top of the line product, diba? Quality product. Pwede na yun. Effective. Ito yung mga testimonial, diba? Legit. FDA approved. Ganyan. Diba? Wag lang kayong gagamit nung seal nila kasi pinagbabawal nila yun. Aprobado to. Meron kaming complete certificates about dito. Yung maganda talaga yung product. Ito yung mga testimonial namin nagpapatunay. Hindi mo na kailangan sabihin, best, we are the best. Walang pakialam ang prospect nyo dyan. Diba? Ang daming kasali sa mga best kuno na company, gutom. Bakit? Ang daming kasali sa mga best company kuno, pero hindi man kumikita. Diba? This is not to, ano ha, si Michael is open for advice. Humingi siya ng advice. Kasi recently, di ba meron, ayaw ko nabasa niyo yung post ko about dito, merong dalawa yun eh, na hindi yata yung isa. Yung isa parang walang kwenta lang talagang ano, tao, na alam mo yun na wala lang talaga siyang magawa sa buhay niya kasi miserable siya, kaya naghahanap rin siya ng gagawin niyang miserable. May mga ganong tao talaga eh. Merong isa, yun, kiniklaim na ano, hindi naman kilala yung company mo eh, we are the best eh, we are number one eh, we are the, ba't di ka kumikita? Oh. Wala naman eh. Diba? So, wala yun sa ganun. Diba? Kahit pa sobrang ikaw yung kasali ka sa pinakamagandang kumpanya sa buong mundo, kulang ka ng 5Ms, walang kwenta lahat. So, yun yung katotohanan pagdating sa network marketing. Okay, yung 5Ms, hindi ko na babanggitin yan dito, mahaba. Binanggit ko yan dun sa, tawag dito, walang pawiran bootcamp. Mamaya, check nyo na lang. Okay, yun yung sagot ko doon. Walang kinalaman yan. 5Ms ang kailangan mo para kumita ng malaki sa negosyo. Okay, kung maganda, isa sa 5Ms yung magandang company yan. Okay, machine, isang magandang company. So kung may magandang company ka na, kulang ka ng kahit, tapos kulang ka ng 4 pa na Ms, wala rin kwenta. Diba? Pag sa 5Ms, meron kang kulang kahit na isa, mahihirapan ka pa din. Eh, paano pa kung dalawa kulang mo? Paano pa kung tatlo, 4? Eh di wala na. Tapos paano pa kung wala? Eh di wala talagang mangyayari sa'yo. Kaya, yan. Kayo mismo makakakita. Kayo mismo makakaalam. Maraming mga net. Marami akong kilala. Marami kayong kilala. Nakasali sa magaganda or the best company in the universe. Pati mga ipis sumasali na sa kanila. Pero, bakit walang kinikita? Bakit 6 months na, 1 taon na? Wala pa rin nangyayari. Oh. Pero best sila. So, yun yung sagot ko regarding dito. Kumpletuhin mo yung 5Ms. Kailangan mo matutunan yung 5Ms na yun. So later, mamaya, i-share ko dito. Mahaba kasi yung topic yun. Ayoko nang sagutin yun dito kasi limited time lang tayo. Dami ng tanong na nawala. umakyat na lang. So, sasagutin muna natin itong mga tanong na ito. Okay? So, yun. Next question. Okay. From Enzo Clavano. How many times, sir, mag-follow up ng prospect? At least once a week. Yun yung advice ko. At least once a week. Para hindi ka naman magmukhang nangungulit. No? At saka pagka mag-follow up ka sa kanila, wag magkwento ka lang. Wag yung, we are the best! wag nyo nang gagawin yun. No? You are ethical networkers. You are professional network marketers. No? Hindi nagaganon yung ano, mga professional. Yung totoong professional na successful, hindi na, we are the best! We are number one! Walang pakialam ang prospect dun eh. No? So, sa how many times sa pag-follow up, at least once a week, tapos magkwento ka lang. Meron akong video about dito sa follow up sa YouTube. Reviewin nyo yun, panoorin nyo yun para mas detailed. Okay? Mas detailed. So, next question. I hope marami kinatututunan so far. No, hindi ko na nabigyan na shout out yung iba.
Shout out sa inyo mga nanonood dito, mga Power Payaman. Okay, mga first timer, especially sa inyo mga first timer, shout out. Ayan, Christy, Cornelio, sino pa? Mao, Sancho, set na kayo ng reminder sa phone nyo ha. Every Friday to. Every Friday at 8 PM Philippines time, pwede kayo magtanong. Okay? So, yun, next question. Paano po ilatag ang products na gusto mong ibenta? From Jerome Villarba. Ilatag mo lang. Sabihin mo kung ano yung products na meron ka. Yung benefit. Mag-focus ka sa benefit ng product, hindi sa product. Ibenta mo kung ano yung nagagawa niyan, hindi kung ano yung product. Pag naintindihan nyo yon, no? Pag naintindihan nyo yon, okay ka na. Hindi mo kailangan ng mga magic scripts, walang ganun. Okay? Ibenta mo kung ano yung nagagawa niyan. Okay? And syempre, kailangan kompleto ka ng mga testimonials. Pang-backup. Doon sa sinasabi mo, pang-backup. Okay? So, yun. Ganun lang kasimple pagdating sa products. Okay, next question. From Patrick Garcia. Ano po advice nyo, Sir Carl, if ang prospect ko is medyo may edad kumpara sa akin at professional pa? Sa grupo ko ngayon, halos lahat sila. Siguro, mga 90% sa kanila ay mas matanda sa akin. Nasa grupo. Hindi ko alam ba't ganun. Pero, alos lahat sila, 90% sa kanila, 90 or 95% sa kanila. Bilang lang nga siguro sa daliri ko yung kilala ko, yung alam ko ha, na mas bata sa akin. Di ba? I'm 24. Nag-isip pa ako yan, no? 24 years old ako. So, bilang lang sa daliri ko yung mas bata sa akin. Pero majority sa kanila mas may matanda sa akin. Or mas payaman. Mas may edad kumpara sa akin. Na meron rin mga professionals. Wala namang kaso yan eh. Siyempre, bilang Pinoy, ang way natin to show respect sa nakatatanda sa atin is po at opo. Yun lang. Kung paano mo kausapin, ako, kung paano ko kausapin yung mas bata sa akin or kaedad ko, or hindi naman ganun katanda kumpara sa akin, is normal lang din. Tapos kung paano ko kausapin yung matanda talaga sa akin, no, nagdadagdag lang ako ng po at opo. Yun lang. Nagdadagdag lang ako. So, yun yung sagot ko doon. Wala namang kaso yan eh. Diba? Hindi naman porket mas nakatatanda, mas magaling, mas marunong. Ito yung nga sinasabi ko sa kanila, and I'm so blessed and grateful dahil yung mga members ko na ganun, na mas matatanda sa akin, is naiintindihan nila yon. Na hindi porket mas matanda sila sa akin, is sila na yung mas nakakaalam. Mas matanda sila sa akin, mas marami silang experience sa buhay, pero ako yung may alam dito sa negosyo na to. Pag pinag-usapan natin itong negosyo na to, ako yung mas matanda. Ako yung mas matanda sa kanila. Pero outside, sila mas matanda kaysa sa akin. Di ba? So, ganun lang naman yun eh. Okay, so yun. Next question. Bakit po kung kailan diretso na sa distributor from manufacturer ang product ay yun pa ang mahal, pero yung product sa market na ang daming pinagdaanan ay yun pa ang mura? Pero yung product sa market na ang daming pinagdaanan ay yun pa ang mura? Ang daming pinagdaanan? Hindi sila maraming pinagdaanan. Halos same lang naman. Okay? And, isa sa mga reason, depende, iba-iba kasi, from, sino to? Master Jeremiah. Iba-iba kasi ang reason kung bakit. Depende sa compensation plan ng company. Especially kung yung company mo is merong, halimbawa, katulad sa amin na kumikita ka pa rin, pwede ka pa rin kumita sa binary income kahit nagbebenta ka lang ng products. So, may mga uni-level pa, may mga ganun-ganun pa. Depende sa compensation plan yung mura o mahal ng product. Ang bottom line lang naman dito is hindi mo dapat pinoproblema yon. Hindi mo dapat pinoproblema kung gano'ng kamahal o gano'ng kamura ang product. Kasi kung ikaw ay magaling sa pagbebenta, kahit gano'ng kamahal yan, makakabenta ka. Yun lang naman yun eh. Instead na problemahin mo, isipin mo ng isipin na, bakit mahal? Bakit yung iba mura? Magbenta ka na lang. Mag-aral ka na lang pagbebenta. Yun dapat ang iniisip nyo. Paano pagagalingin yung sarili mo sa pagbebenta? Kasi kung iniisip nyo, ay mahal kasi, kaya hindi ko mabenta eh. Bakit may bumibili ng mga tig 50,000 na cellphone? Bakit may bumibili ng milyones na bahay? Hundreds of thousands of pesos na sasakyan. Bakit may bumibili ng ganon? Kung nakabase pala yung dali ng pagbebenta ay depende sa presyo. O diba? Yun ang reason ba't hindi kayo nagkakaresulta.
mali yung focus nyo sa yung focus nyo nilalagay nyo sa maling lugar. Instead na pagalingin mo yung sarili mo, paano ko ba 'to mabebenta? 'Di ba? Ano ba yung mga skills na kailangan ko matutunan? Eh, mas mahal eh. Mas mahal kasi kaya di ako makabenta. Wawa naman ako eh. Ngayon no, ang rason. O, alam mo na. Alam niyo na. Ba't di kayo makabenta? Ba't, alam niyo na. Ba't di kayo nagkakaresulta? Walang kinalaman yun. Okay? Mahal yan o mura kung ikaw ay magaling magbenta at hindi ka gagaling na hindi mo inaaral yung pagbebenta, na hindi ka nag-gather ng experience, na hindi ka nare-reject ng sandamakmak. Hindi ka gagaling. Okay? Hindi ka gagaling sa pagbebenta. Kailangan pagdaanan mo yun. So instead na isipin nyo ng isipin yung about dito sa walang kakwenta-kwentang bagay na to, pagalingin mo na lang yung sarili mo sa pagbebenta. Yun naman ang bottom line dun eh. Gumaling ka sa pagbebenta. Okay? Kasi ito yun na. For example, si Bogart. Si Bogart at si Diego. Si Bogart is kasali sa hindi kilalang company, hindi kilalang product. Pero si Bogart is merong 10 years of experience sa pagbebenta. Magaling si Bogart. Tapos itong si Diego, kasali sa the best company in the whole entire universe. Pati mga ipis, mga tipaklong, mga daga sumasali sa kanila. Diba? Sobrang ganda eh. Power pa yun. Pati yung mga daga, napapower eh. Diba? Kasali dun si Diego. Tapos yung product nila, bumubuhay ng patay. Diba? Pero si Diego, di marunong magbenta. Sino sa tingin mo yung kikita sa kanila ng malaki? Sino? Si Diego? Diba? So, I hope nagigets nyo na kung ano yung punto ko. Okay? I hope nagigets nyo na. Walang kinalaman yan sa presyo o ganda or kung ano man ang binibenta mo. Kung magaling ka, makakabenta ka. Ay, hindi ka gagaling kung ang iniisip mo ay ganito na, bakit mahal sa amin? Bakit sa kanila mura? Hindi ka gagaling. Okay? So, yon. I hope nasagot ko yung tanong ni Master Jern Maya. Okay? So, yon. Next question. Okay. So, from Dexter Bayrante. Gusto ko po matutunan kung paano makapag-develop ng leaders sa network marketing, sa networking, makapag-develop ng leaders. Unang-unang tanong, leader ka ba? Kasi hindi mo ma-develop, hindi ka makapag-develop ng leader kung ikaw mismo hindi. Okay? I-develop mo muna 'yung sarili mo. Ba? A leader knows the way, goes the way, and shows the way. Sabi nga ni John C. Maxwell, a leader knows the way, goes the way, and shows the way. In particular order. Knows, alam ko kung ano yung ginagawa ko, nag-training ako, nag-aral ako. Goes, ginagawa ko kung ano yung natutunan ko. Hindi yung pagturo sa akin ni upline, ipapasa ko lang kay downline na hindi ko namang ginagawa. No? Kaya goes the way, and shows the way, tsaka ako ituturo. Kasi ginagawa ko din, or ginawa ko, or ginagawa ko din. Kaya a leader, yan yung perfect description ng isang leader. A leader knows the way, goes the way, and shows the way. Okay? So, before ka mag-develop ng leaders, ikaw ba muna, leader ka ba? Okay? Do you know the way? Do you go the way? And do you show the way? Di ba? Kasi kapag ka, alam mo na, kapag ka ikaw mismo ay leader, madali, minsan nga, hindi mo alam na ginagawa mo na palang leader yung kasama mo kasi leader ka eh. Minsan subconsciously di mo alam na dine-develop mo na pala siya para maging leader, no? Dapat ikaw muna as a leader, lead by example. Yan yung palagi ko sinasabi. Yan ang way ko, yan ang ano ko, yan ang pamamaraan ko, yan yung pinakasimple para sa akin bilang isang leader. I lead by example. Hindi ako nagli-lead by bossing around or inuutos ko lang. Mag-direct ka ikaw, prospecting ka diyan. 'Di ba? Mamusakal ka diyan. 'Di ba? Magano ka diyan? Magbenta ka. Ikaw, ilan prospect mo? Ikaw, ilan invite mo? 'Di ba? Hindi ako nagagaganon. Ako mismo gumagawa. Tapos makikita na lang sa resulta. Hindi ko sinasabi na ito 'yung hataw ko today. Na nagagaganon din ako dati. 'Di ba? Selfie hataw ko today, 'di ba? Hindi na. Kitingnan niyo na lang sa top performers list. Tingnan niyo na lang. Doon na lang natin tingnan. Okay, yung resulta na lang yung magsasalita, hindi kung ano yung ginagawa ko. 'Di ba? So doon ko na lang sila inspire. Sa top performers list. Pag wala ako doon, ibig sabihin hindi ako matamad ako. Ganun lang 'yun. Yeah, kasi yung resulta naman hindi naman magsisinungaling yan eh. Okay, so 'yun. First, unahin mo yung sarili mo, gawin mong leader yung sarili mo.
Then, tsaka mo na isipin yung iba na maging leader sila. Basta turuan mo lang yung mga members mo ng basic para kumita sila, okay na yun. Develop mo yung sarili mo para maging leader, then tsaka ka mag-develop ng iba. Okay? So, yun. Queen Aleros, hindi ko pwedeng sagutin yung tanong na yan dito. Kasi bawal. Next question. Sid. Sid. Sid ba? Martinez. First time po. Yun. Welcome dito sa ating Q&A session. At the same time, introvert po kasi ako. Paano po ba i-approach ang hindi kakilala? So, meron akong video sa YouTube about inviting. No? Ayoko magturo dito ng mga naituro ko na sa YouTube. Kasi nandun eh. Mas detailed pati yun. Dito kulang kasi syempre, limited time lang yung meron tayo. No? And yung pagiging introvert, huwag nyong gamiting excuse yan. Gamitin nyo siya as advantage. No? Hindi excuse na introvert kasi ako eh. Kaya hindi ko magagawa eh. Mahirap kasi introvert. Huwag nyo gamitin na yung excuse kasi ginawa ko rin yan before, hindi maganda yung nangyari. No, ego ko lang yung nasasatisfy pero yung resulta ko wala. Kasi ginagamit ko siya as an excuse. Kaya huwag nyo gagawin yun. Gamitin nyo siya as an advantage. No? Kaya lalo-lalo na sa panahon ngayon, maganda ang introvert power. Kasi online lang lahat ngayon. Hindi ka pwedeng makipag face to face. Meron pa ba sa inyo nagpe-present? Nagkikipag-meet pa para mag-present? Diba? Ini-endanger nyo yung sarili nyo para lang makapag-present? Diba? Ayan nga yung online. Makipag-video call ka na lang kung gusto mo talaga silang makita. Diba? So, mas magagamit ng introvert power kasi isa yan sa mga, isa sa mga advantage ng introvert is mas madali natin na explain yung natin yung message natin through chat. 'Di ba? Mas madali tayo kasi nakakapag-isip pa tayo bago tayo mag-isip eh. Diba? I am also an introvert. Hindi na lang halata ngayon kasi 7 taon ko na 'tong ginagawa kaya nasanay na lang ako. Pero by default introvert din ako. Pero hindi ko siya ginagamit as an excuse. Ginagamit ko siya as an advantage para sa akin. I love myself being an introvert. Okay, buti na lang. Dati nung hindi ko kilala yung sarili ko, dati kinukumpara ko yung sarili ko sa iba, bakit hindi ako jolly katulad nila? Kasi diba sa networking, dapat daw jolly, madaldal, diba? Kalokohan yun. Hindi dapat, nakakatulong, pero hindi dapat. Hindi mo dapat lokohin yung sarili mo na maging ganun, pilitin na maging ganun, pekiin maging ganun, para lang magustuhan ka ng tao. So, yan yung mga tinuro ko sa The Introverted Network Marketer ebook. So, meron rin akong ebook. Mamaya, ilalagay ko lahat ng mga links sa replay nito sa description. So, yun, pwede nyo i-check para matutunan nyo kung paano kayo makakapag-build bilang isang introvert. Kung kayo ay yung tipo ng tao na ayaw mo sa maraming tao. Di ba, how ironic na yung negosyo natin is network marketing, which is mga tao, tas ayaw natin sa maraming tao. Di ba? So, nakakasabotahe sa pag-build natin kapag ganun. Di ba? So, kung ikaw yung ganung klase ng tao or kapag ikaw yung tao na halimbawa nasa isang lugar ka na maraming tao, nandun ka sa likuran, di ba? Paboritong pwesto mo yung likuran sa may corner, sa gilid, kung saan walang tao. Yun yung paborito mo. Ayaw mo sa mga small talks, yung mga usap alam mong walang kwenta or mga mabababaw na kwentuhan na alam mo ba siya, especially mga chismis, ayaw mo na mga ganyan. Di ba? So, malamang introvert ka din, okay? So, yun. Next question, Christy, wag ganyan. Wag dito, wag yan. Hindi ko masasagot yung tanong na yan. Okay, next question. It's already 8:52, so siguro mga dalawang tanong na lang to. Okay, dalawang tanong na lang. Okay, Emmy Rose Pagal. Shout out sa mga magulang daw niya sa Infanta Quezon. Meron akong hindi maganda hindi magandang memory sa Infanta. Napakalayo kasi. Nung first time ko pumunta doon, akala ko lapit lang, napakalayo pala. No. So, ayun, shout out. Okay, question. From Vilma Abilar. Kung ang hirap basahin. Kung magne-network na tayo, paano maging psychologist? Kasi sa
Vilma, pakilinaw nung tanong mo. Kung sakaling maabutan ko pa kasi hindi ko maintindihan. Okay. So, ayun. Yung mga nagtatanong dito, paano mag-close ng deal, nasagot ko na tong tanong na to kanina. Pwede niyo rin hanapin sa YouTube channel ko, video about dito. Okay, anong technicalities o step by step na ginagawa mo? Saan? Hindi ko alam kung alin ang tinutukoy mo, Justin Cabiara. Step by step na ginagawa saan? Okay, so yun. Next question. Okay, from, ano, sino to? Hindi ko, yung iba, hindi ko maintindihan. Sorry guys, hindi ko maintindihan yung iba kung tanong ba to. O share-share mo lang, share langs. Nagsishare ka lang. Hindi ko alam eh. Ayon, from Engerson, Rika Blanca. Okay lang ba na dalawang networking company ang nasalihan ko? O, tatanungin ko kayong lahat. Okay lang ba dalawa syota mo? Okay lang ba dalawa asawa mo? Okay lang ba sa asawa mo na dalawa sila? Okay lang ba dalawa religion mo? Okay lang ba sa religion mo na dalawa sila? Dalawa kayo sa buhay nila. Diba? So, bakit ko tinatanong yan? It's the same. Hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog ng sabay. Dalawang magkahiwalay na ilog ng sabay. So, it's the same. Kung sa isa nga hindi ka na kumikita, dalawa pa. Ganun lang naman yan. Law of mastery. Sabi nga ni ano eh, sabi nga ni Bruce Lee. Di ba? Siguro naman kilala niyo si Bruce Lee, di ba? Meron ba sa inyo hindi nakakakilala kay Bruce Lee? Baka sakali. Di ba? Baka hindi niyo nga kilala. Okay, sabi ni Bruce Lee, greatest, isa sa mga greatest of all time na martial artist. Sabi niya, tatagalogin ko na lang kasi English mahaba. sabi niya, hindi siya natatakot sa isang martial artist na merong alam na 10,000 klase ng sipa. No? 10,000 klase ng sipa. Ang kinatatakutan niya ay yung martial artist na isa lang ang alam na sipa pero pre-practice ng 10,000 beses. O, ulitin ko ha. Sabi ni Bruce Lee to ha. Hindi siya natatakot dun sa martial artist na merong alam na 10,000 klase ng sipa. Okay. Ang kinatatakutan niya ay yung martial artist na isang sipa lang ang alam na pre-practice ng 10,000 beses. Kasi alam niya, pag tinamaan siya nun, patay siya. Kasi master yun. Master yun. Diba? And that's the same sa akin. Wala akong ibang industry na kinabibilangan. Hindi ako nag-real estate, hindi ako nag-insurance, hindi ako yung nag-sales lang, yung typical na sales. Diba? Network marketing lang for the past 7 years. Kaya ako ganito. Kaya ako ganito. Tuloy-tuloy yung pagsasalita, nabubulol-bulol ako minsan. Okay. Kaya ako may ganitong confidence sa mga sinasabi ko, may ganitong conviction kasi alam ko kung ano sinasabi ko eh. Na ilang libong beses nang na-experience nang paulit-ulit. 'Di ba? For the past 7 years na tuloy-tuloy kong ginagawa yung negosyo, dami ko nang daming kwento, daming experience kay marami akong naikukwento. Lumalabas na lang yung kwento kung kailan kailangan. Hindi ko naalala lahat pero lumalabas na lang yan pag kung kailan kailangan. Kasi ang tagal ko na siyang ginagawa. Kaya ganito. Diba? Kung gusto mong kumita lang, pwede mong gawin yan. Pero kung gusto mong maging successful, yumaman ng sobra-sobra, isa lang. Okay? So, that's the same. Okay, nasa sa inyo yan. Once again, sa mga late na dumating, no, hindi ko i-enforce sa inyo na gawin mo kung ano yung sinasabi ko. Helmetan kita, shield helmet. Diba? Ako lang paniwalaan mo. Power pa yaman tayo. Hindi ko kaya ganunin. Hindi ko kaya gaganunin. Nasa sa inyo kung gagawin niyo yung mga sinasabi ko or hindi. Kung sa tingin niyo mali yung sinasabi ko, di wag niyo gawin. Di ba? Wag niyo gawin. Huwag kayong makinig, huwag kayong maniwala. Okay lang, wala akong problema diyan. Di ba? Kung sa tingin niyo it makes sense yung mga sinasabi ko, di i-try mo. Na? I-try mo. Di ba? Nasa sa inyo 'yan, bahala kayo. Okay. So 'yon. Next question. Yung mga question niyo dito about sa inviting, di ba? Yung mga ganun inviting closing the deal. Meron tayong videos niyan sa YouTube. Mas detail ko pang sasagutin doon kumpara dito. Okay, tsaka meron ako yung unlimited prospect handbook. Andun, puro inviting 'yon.
Paano magkaroon ng unlimited na prospects? Okay. So yon, next question. And last question na pala. Cornelio Canilo. Tama yun coach, ang namamalan yung hindi pala question to, sorry. Okay, okay, hindi na ako makakapagsagot kasi it's already 8:58, meron pa akong training after nito. Pasensya na dun sa mga hindi ko nasagutan. Bawi na lang ako next Friday. Pasensya na, bawi na lang ako next Friday 8 PM. So agapan nyo para masaya, para kayo yung unang makapagtanong. So maraming salamat doon sa mga nagtanong and I hope nasagot ko yung mga katanungan nyo. Once again, nasa sa inyo kung gagawin nyo or hindi. Agree kayo, hindi, wala na akong pakialam doon. Basta nagawa ko kung ano yung trabaho ko, nasa sa inyo na yan. Okay, I hope na nag-benefit kayo sa mga natutunan nyo dito sa Q&A session. Kita-kits tayo next Friday. Once again, after 5 to 10 minutes, balikan nyo yung replay nitong video na to, nitong Q&A na to. Ilalagay ko yung mga links ng mga pinagsasabi ko kanina sa description nitong Q&A session na to para ma-access nyo, makita nyo kung ano yung mga pinagsasabi ko kanina. Okay, so once again, kita-kits tayo next Friday. Set kayo ng alarm every Friday, 8 PM Philippines time, Q&A session natin. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye. God bless.